Good day, choir masters and choir members, Ray Santos again. And today, mga choir masters and choir members, i-discuss lang natin yung second question ni Mr. Omar David Ilasin. So, yung kanyang second question is about timing ng paghinga. Paano ba natin malalaman yung timing o yung tamang timing ng ating paghinga? So, simple lang naman yung sagot. Ang sagot dyan is praising. So, yung praising, siya yung magdidikta kung saan yung tamang lugar ng paghinga. So, I want to give you an example. So, nandito ngayon yung ating song, no? Very common song to, no? If you're a Catholic, you know this song. So, sing a new song. So, yung sing a new song is a song for the Mass. And allow me to give you an example kung paano natin gagawin yung praising. Nang sa ganoon, malaman natin kung saan yung tamang paghinga. So, like for example, this one. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung on the on mountains high. Yan. Okay. So, kung kakantahin natin siya, sing a new song unto the Lord. Isang praise na kagad yan. So, meaning, dito tayo hihinga. Okay? And then, another. Let your song be sung. Pwede tayong huminga dito. Or kung medyo magaling-galing yung iyong technique, pwede mo siyang diretsuhin hanggang high. So, sing a new song unto the Lord. Okay. Let your song be sung on mountains high. Pwede mo siyang, pwede tayong huminga rin dito. Or, kung medyo hirap ka pa nga, or halimbawa, beginner pa lang yung mga singers mo, so pwede ka rin huminga dito sa, let your song be sung, hinga. Pwede rin dito, no? Okay? Okay, so optional yon. Okay, and then, hinga tayo dito, no? And then, sing a new song unto the Lord. Pwede tayong huminga ulit dito. Singing Alleluia. So, meron na tayong mga praises, no? And, nandyan na yung tamang paghinga. So, yan yung timing. Yan ang magdidikta, no? Yung praising, yan ang magdidikta ng iyong tamang timing ng paghinga. So, sige, kantahin natin, ha? Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung on mountains high. Sing a new song unto the Lord. Singing Alleluia. So, tama na yung ating timing. Okay? Okay, so ganito yung tamang paggawa ng praising, nang sa ganoon malaman mo yung timing ng paghinga. Ngayon, regarding praising, no, gusto ko lang ipaalala, no, yung paggawa ng praising is depende dun sa ability ng iyong singer, dun sa kanyang breathing technique, no, kung maganda yung kanyang breathing technique, magaling siya yung dun sa technique niya ng paghinga, pwedeng mas mahabang praise. Like for example, ito sa ginawa natin dito, no? May option tayo. Kung magagaling yung mga singers natin, pwede nating idire-diretso. So, let your song be sung on the mountain on mountains high. Pwedeng dire-diretso kung magaling yung breathing technique ng mga singers mo. Pero kung mga beginners, yung iyong mga singers or halimbawa sabihin natin children's choir na nagsisimula pa lang, meron tayong option na huminga dito. Dito sa let your song be sung hinga. No, pwede tayong huminga dyan. So, ibig sabihin, yung paggawa nito is depende rin, idedepende rin natin doon sa ability ng ating mga singers. So, sa tingin ko, no, suggestion ko lang, halimbawa, meron kayong mga pyesa dyan. So, ang gawin nyo is, subukan nyo siyang gawa ng praising na ganito, no, mga choir masters, para maituro nyo rin sa mga singers nyo kung saan yung tamang paghinga o yung tamang timing ng paghinga, yung place kung saan tayo hihinga, no? So, again, ang magdidikta ng tamang timing sa paghinga is ang ating praising, no? So, please take note of that. And kung meron pa kayong mga other question regarding sa praising, so you can ask. Okay?
So I hope mga choir masters and choir members, nakatulong ang maiksing video na to para ma-improve natin ang ating mga choirs or ang ating mga singers. Okay, God bless and bye-bye.